Magandang araw na naman mga bro. Ito, mayroon tayong gagawin na LED TV Ace, 32 inches lang yan, plug-in natin. May power naman ito, kaya lang yung problema niya is panel. Okay, power on natin. May power, may sound. Ayan, naka-power na yan. Ayan, mayroon siyang backlight. Pero mamaya't maya yan, magkakaguhit doon sa gilid niya. Ayan. Tapos, ayan na yung picture niya. Unti-unti na yung magiging white yung kanyang screen. Yan, so panel issue nga ito mga bro. Ayan. Okay, bubuksan na lang natin para malaman natin kung ano yung problema. Basic trouble na naman to mga bro, pero gagawan natin ng video dahil hindi naman lahat ng mga viewers natin is technician. Mas marami tayong viewers na hindi technician. Kaya kahit na simple trouble na lang, sige, gagawan natin ng video para may idea sila kung ano yung sira ng kanilang mga TV. Okay, bubuksan na lang natin. So, ang model number nito ay ayan, yung LED 808. Ito mga bro, nabuksan na natin. May gumawa na pala ito mga bro. Napansin ko kasi yan, oh. May tinanggal na dito na ano, capacitor. Yan, oh. Hindi pa maayos yung kanyang pagkakahinang. So, maliban dyan is wala naman ng ibang nagalaw dyan. Yan, okay naman siya. Ito, magbo-voltage checking tayo. Power on natin. Yan, power on na yan. Ito yung kanyang BGH. BEA or EBDD. BGL. BGL. HBEA. Okay, yung 3.3. Okay, naka-power naman na yan. Okay, tingnan natin yung kanyang BGL. Yan, okay naman siya. Negative 6. Yung kanyang BGH. Itong BGH niya, mababa. Nasa 22 volts lang. Oh. Pero yung kanyang BGHF, mataas naman, nasa 33. Yung kanyang BEA or EVDD, yan, nasa 15 volts. Siyempre, 3.3 meron yan. Yung kanyang yung kanyang BGH na yan, test point na yan, pumunta yan, mapapansin nyo, merong holes dyan. Kung sinundan mo yan sa likod, pupunta yan dito sa may holes na yan. Tapos yung BGL naman, yung BGL na yan, kukunik naman yan dito sa may ito, tabi din ng BGH. Kalimitan yan is ano, magkatabi yung BGH-BGL. Yan yung BGL niya, negative 6. Tapos yung kanyang BGH. Ayan, nasa 22 lang siya. Check natin yung kanyang ano, side cuff. Yung side cuff nito is ano to, nandito lang sa side na ito, nasa left natin.
So, bubuksan natin mga bro yung panel at check natin kung okay pa yung kanyang side cuff. Ito siya mga bro, bali natanggal na natin yung kanyang frame. So nung nakataob siya kanina is nasa kaliwa natin. Ngayong nakataas na yung kanyang panel is ito na siya, nasa right side na natin. So yan, dalawa lang yung kanyang side cuff. Okay, babalik na rin natin tong panel niya at tingnan natin kung ano yung ginamit na side cuff nito. Check natin kung meron tayong data nito. Ayan mga bro, at ito, bali nabaliktad na natin yung kanyang panel. So ito yung kanyang number ng side cuff. Okay, yan o. Tape 9522-01-04A. So ayan yung kanyang number. Meron naman tayo. So ayan, papakita natin sa screen yung number ng kanyang side cuff. So kakaskasin muna natin mga bro yung kanyang, unahin natin yung kanyang BGH. Yung tatlo lang na muna yan, BGH, BGL, and then BCOM. Okay, kaskasin ko muna. So ayan, nakaskas na natin. So pag ganito na wala siyang picture, unahin nating mag voltage check dito. Automatic dito na tayo mag voltage check dito sa may pinakaunang side cuff niya. Kasi mula sa ating source board, dadaan yan dito sa side yung BGH, BGL. Ito yung kanyang unang dadaanan. Bago makarating yung supply dito, syempre dadaan pa siya dito. Kung halimbawa, ang picture niya is nahati lang. Dahil dadalawa lang naman yung side cuff nito. Halimbawa is may picture sa baba, automatic doon ka na sa taas mag-check ng voltage. Pero ito is wala lahat. So dito tayo sa baba. Okay, magbo-voltage checking tayo. Check natin ngayon yung, ang hirap ng ganito. Wala kasi yung kapatid ko na pwede ko sanang pahawakin ng ating cellphone. Pagtsagaan nyo na lang mga bro. So unahin natin tong BGH. Ito yung kanyang BGH. Yan. Ayun, natumbok na natin mga bro. Ang voltage lang niya is negative 3.5. Okay, check natin itong BGL. Ito yung BGL. Ayan, okay naman yung kanyang BGL, negative 6. And then yung kanyang BCOM. Ayan, 6 volts. So yung ano lang, yung BGH lang ang nawawala. Ayan, BGH lang. And then nasa negative 3. Ang supply kanina is nasa 22. Pero kapag nag-ayon, tataas din yon. Pag nag-load, na-detect niya kasi na wala eh, open yung kanyang BGH. Kaya yung reading natin kanina is nasa 22 volts lang. Okay, kukunik natin yan mga bro. So dito na tayo magkukunik sa kanyang LCD source board. Yung pinakita natin kanina na test point, pwede na tayong magkunik doon sa mismong BGH. San ba kanina? Ayan, pwede na yan. Yung
Pwede na tayong mag-connect dyan sa BGH. BGH test point na. Ayan. So, ayan. Yung test point na yan, pag nag-test tayo ng continuity, meron siyang connection dito. Kaya pwede din dito. Dito tayo mag-connect para mas maiksi na yung kanyang wire. Dito na mismo sa test point na yan. Ayan o, yung holes na yan. Ayan. Tapos pwede na din natin i-connect yung BGL. Kahit na okay pa yung kanyang BGL, pwede din natin i-connect yon. Pero sige, yung BGS na lang muna. Yung gagawin natin. Para pag nagka-problema yung BGL, o di babalik na naman. hindi ganon. Okay, yung sira lang muna yung gagawin natin. Kasi may mga basher tayo dyan na nag-aabang ng pagkakamali natin eh. Ba't mo baka sasabihin eh, ba't mo ginampuran yung BGL, eh, okay pa naman. Pero kapag nakita nyo mga bro na may nasusunog na linya, mas maganda is bypass nyo na lang yung BGL. Kasi na-encounter ko kasi yon. Unang bumibigay yung BGH, sumusunod BGL. So ito, magkatabi naman yung kanyang BGL nito. Ito yung BGL capacitor na yan, BGH yun. Dito na tayo magkoconnect mga bro sa ito yung holes na yan. Kakaskasin lang natin yan tapos magkoconnect tayo ng wire. Okay yan mga bro, bali na i-connect na natin yung kabilang dulo ng wire. So hindi ko pa na-connect yung kanyang dulo, i-connect ko pa lang doon. Pasensya na kayo kung hindi ko nabibideohan yung pagko-connect ko kasi walang tagahawak ng ating camera. So alangan naman na anong gagawin natin dito. Gagamitin ko sa paghihinang yung dalawang kamay. So ayan, i-jump ko na lang, i-connect ko na lang doon sa test point ng BGH na nakita natin kanina doon sa kanyang side cuff. Ayan, kukonnect ko na lang dyan. Okay yan mga bro, so okay na yung ginawa natin dyan sa BGH siya nakakonnect. Masusundan natin yung kanyang wire is okay, dyan siya pumanik sa bago pumasok ng kanyang source cup. So okay, yes, subukan na natin. Ayun na si Ace. So okay siya mga bro, yun lang yung kanyang problema, napaka basic lang. Ipapaliwanag ko kung bakit marahil itatanong nyo. Meron yung mga una kong video noon na may nawawalang supplies doon sa kanyang side cup. Kasi may nasunog sa kanyang source cup. Ang ginawa natin doon is kinat ko na lang, lininisan ko na lang yung sunog. Baka itatanong nyo, bakit yung iba is kinakat na lang, nilinisan, hindi na dinudugtong? Bakit ito is kailangan ko siyang idugtong kung wala siyang supply? Depende kasi sa gamit na panel mga bro. Yung mga video na nagawan ko na noon ng ganon na may nasunog sa bandang source cuff niya is kinat ko na lang at lininisan. So niyon, magkabilaan kasi yung kanyang gate driver na kaya kapag pumalya yung kanyang isang side, pwede mo na lang siyang katin. Iba yung kaso dito sa panel na ito kasi kung mapapansin nyo siya, sa isang side lang meron siyang side cuff. Ibig sabihin, isang side lang ito yung kanyang gate driver. Doon sa kabila, wala nang gate driver diyan kasi wala siyang side cuff. Ibig sabihin wala ding dumadaan diyan na BGH BGL dito lang sa side na to kasi
Mula dito sa ating source cuff, dadaan yan sa gilid yung BGS-BGL papunta sa ating mga side cuff. So, wala nang BGS-BGL doon. Kaya kapag nagka-problema yung linya ng BGS-BGL, obligado natin siyang idugtong. Hindi pwedeng hayaan na lang natin. Hindi kagaya nung sa Sony na COG yon, ano siya? Wala siyang side cuff. Bali, yung kanyang cuff is nasa glass. Kaya COG siya. Chief on, glass siya. Samantalang ito, nakalabas. Nakalabas yung kanyang cuff, side cuff. Pag meron siyang side cuff, ibig sabihin, yung BGS-BGL nandito. Wala na sa kabila. Alangan naman na COG sa kabila. Hindi naman pwedeng ganon. Pero yung mga panel na ano na gaya nung sa Sony, Samsung ginamit, o kaya yung mga China TV na iisa lang yung kanyang source cuff, left and right yon, at saka yung ibang panel na malalaki na, kabilaan na yung kanyang side cuff, makikita natin na left and right. Ayun, pwede nating disable na lang yon pag nagka-problema yung isang side. So ito, okay na to. At iayos ko na lang. Ito, mapapansin nyo yung ano, yung dinugtong natin kanina dito, tinanggal ko siya. Nangyari kasi nung sinubukan ko siya kanina, bigla siyang nawalan ng picture. Tapos maalala nyo yung una nating connect ng wire kanina is dito natin siya kinuha sa may bungad ng ating source cuff. Dyan natin kinonect kanina yung supply, kasi yung holes na yan, pumunta din yan dun sa BGH test point dito. Ano natin. Ayan. Itong connection lang ng BGH ang pumalya. Tapos nung tines ko siya mula dito hanggang doon sa test point ng BGH, is nawala na, na-open na siya. Kaya pala nawala yung picture. Tapos itong wire natin is maikli na, hindi na siya aabot doon, kaya dinugtungan ko siya. Ito, i-test natin mga bro para malaman nyo na na-open nga yung connection. Ewan ko kung bakit na-open. May raster naman nung nag-test tayo kanina doon sa side cuff. Tingnan nyo. Ayan yung dyan ko siya kinonek kasi konektado din siya dito. Ito yung test point ng BGH. Okay, Ayan, ang hirap mga bro. Ayan kahit na... Wala na. Kahit doon natin tingnan sa ating microscope. Nawala na yung continuity. Dapat may continuity yan dito sa holes na yan. Ayan. Papunta sa ating BGH. Kasi tinest natin yan kanina mayroong continuity. Ayan yung holes na yon. Pumunta yan doon. Kaya ang nangyari, nagdugtong na lang ako kasi hindi aabot yung ating magnet wire. Dinugtong ko na siya dyan. Tapos mag-voltage checking tayo dahil nung hindi pa natin yan nababypass is mababa yung kanyang voltahe. Okay, plug in natin. Power on. Nasa 22 volts yata yung reading natin kanina nung hindi pa natin na bypass yung kanyang BGH. So ayan, nag-power on na.
So, ito yung kanyang BGH na 22 volts kanina. Ayun, naging 26 volt na siya mga bro. Open kasi yung linya kanina papunta sa kanyang side cuff, kaya 22 volts. Pero ngayon, nasa 26 volts na yan. Ayun, parehas din yan, test point na yan. 26 volts. Okay, papakita natin mga bro yung lagyan natin ng ayan, kailagyan natin ng antena. Ayan na siya mga bro. Okay pa naman yung kanyang picture. Okay, sasarado ko na lang to mga bro. Okay na yung ginawa natin. Ito ipapakita natin yung mga halimbawa lang ng mga LCD panel. Ito, yung nasa screen natin is yan yung mga lumang LCD panel na ginagamit ng mga CCFL type. Meron pa siyang yung figure 1 is meron pa siyang whiteboard. Yung nasa figure 3 and 4, yan na yung mostly ginagamit ngayon. Pero yung nasa 3 is ang ginamit diyan is wala siyang tikon. Ang pinaka-tikon niya is yung ano na yung nasa yung source board niya na mahaba. Andiyan na yung kanyang tikon IC. Itong nasa figure 4 naman, yan yung meron siyang naka-separate na tikon board. Pero parehas sila dun sa figure 3 na nasa isang side lang yung kanilang side cuff, kaya one side lang din yan yung kanyang mga gate driver, wala sa kabila, katulad nyan nung ginawa natin ngayon na ACE. Pag ganyan is pag may naputol na linya, walang supply, obligado nating ano yan, idugtong. Kung may nasunog dyan sa cuff niya, doon sa side, halimbawa nasunog yung linya ng BGH-BGL, obligado natin niyang idugtong. Hindi kagaya ng mga noona nating ginawa na last year pa yon, may ginawa tayo na Sony, magkabilaan yung yung gate driver, kaya nung nasunog yung isang side, pwede na lang nating lininisan at kinat. Okay yung ganun kasi magkabilaan yung kanyang mga gate driver, magkabilaan din yung kanyang BGH-BGL. At saka yung ginawa natin na sharp yun, ganun din, sunog din yung kanyang isang side ng cup, yung nasa BGH-BGL. Ang ginawa natin is lininisan na lang natin. Kasi magkabilaan din yung kanyang gate driver. Yan. Pati yung mga China panel na ginagawa natin na single, isa lang yung kanyang source cuff niya. Pero COG. Yun, pwede tayong mag-cut doon ng isang side kasi magkabilaan yung kanilang mga gate driver. Okay mga bro, hanggang dito na lang at sana may natutunan na naman kayong basic sa ating ginawang tutorial. Kung nagustuhan niyo yung ating video, please like, share and subscribe na lang. Okay, maraming salamat. Walking alone.